Good morning, M Global. Ako po si Jomel Guamos Casanya. Dati ko pong trabaho as a chef. Ganito po yung nangyari sa akin. 2013 po, ako po ay nasa ibang bansa. Nagtatrabaho. Nakaramdam po ako ng pangangalay sa aking kamay at parang tinutusok po ng krayong. Sa akala ko pong simpleng ngalay lang po, hindi ko po siya pinansin. Until one day po, kung hinahawakan ko po, nalalaglag na po. Hindi ko po napapansin. Then, umuwi po ako ng Pilipinas. Nagpa-check up po ako kasi nag-worry talaga ako. Then, pagpa-check up ako sa St. Luke's, kinapalang po ng doktor, ng isang orthosurgeon specialist po, sabi po sa akin, suspected ko yan, sarcoma. Para maka... Siguro tayo, under po kanang biopsy. Nagpa-biopsy po ako. Hanggang grabe po, napakasakit. Hanggang buto po, kinunan po ako ng specimen. And then, one week po, lumabas po yung result po. Lumabas po, Ewing sarcoma versus osteosarcoma po. Sabi po ng doktor, di ma-identify kung ano yung diagnosis mo. Nagpa-CD99 po kami. Confirm po, Ewing sarcoma. Then, binigyan na po ako ng stage 2B. Di po ako naniwala, nagpa-second opinion po ako sa ibang ospital. Then, nagpa-third opinion po sa PJs na po yun. Bali, yung sabi rin po doon, kailangan po ng chemotherapy. Nagpa-chemotherapy po ako, 3 cycle. Yan po yung first session ko po. Bali, yan po yan, 1 week po. Talagang nasa kama lang po ako. Walang babaan. Talagang hindi ko nakakagalaw yung katawan ko. Talagang bagsak. Nagsusuka. Di makakain. Talagang parang kandila po talaga. Inuubos na po yung lakas ko. Then natapos ko po yan. Then nagpa-evaluate ulit. December 13 po, nagpa-evaluate po kami. Sabi po ng doktor, walang pagbabago. Yun. In-admit na po ako ulit for operation. Akala ko po yung simpleng opera lang. Yung pala, puputuli na po. Then, di po ako pumayag kasi bilang tao po, pamilyado po ako. Talagang nasanay po ako na kumpleto yung katawan ko. Talagang pinilit po ako ng doktor, sabi sa akin, kung hindi ka magpapa-opera, napakaliit ng chance na gumaling ka. Anong gusto mo? Mawalan ka ng kamay o mawalan ka ng buhay? Doon po, nag-decide po ako. Nagpa-opera po ako. Maliit. Na-opera po ako ni January 2014 na po. Doon po ako na Christmas. Nagbagong taon. Talagang mahirap po. Yun. Nagpa-opera po ako. Tapos, akala ko, pagpa-opera ko, okay na. Pagpa-check up ko po ulit, another 3 cycle na naman. Balik na naman po ako din sa dati. Dati kong buhay na, talagang di po nakakabangon, di nakakain. Talagang mahirap. Talagang sabi ko, ganito na ba talaga? Then tinapos ko po yun. Kasi gusto ko po mabuhay para sa pamilya ko. Kasi may nakit po ako. Ayun, tinapos ko po yun ulit. Tapos nagpa-evaluate na naman po kami. December 2014, December po, nagpa-evaluate po kami. Pagpasok po ng January 2015, lumabas po sa baga, talagang umakyat na po sa baga ako. Kumalat na po yung cancer. Bigla pong inakyat po ng stage 4. Sabi ko, daw, ba't ganun? Sinunod ko po yung procedure nyo. Nagpa-chemotherapy ako. Binigay ko na yung kamay ko sa inyo. Pinapukul ko, ba't ganun umakyat pa? Talagang pag sabi niya na stage 4 na panibago ka na naman ng 6 cycle na chemotherapy. Bali po, dami kong sinabi yung doktor, di na po ako makapaniwala. Yung isip ko po noon, talagang wala na. Sabi ko, hanggang doon na lang po. Sumunod po ako ng pakay mo, alang-alang ko kasi pinipilit po ako ng pamilya ko. Parents ko at saka wife ko na ituloy na lang natin kasi nandiyan na eh. Sabi ko magpapagod pa, ganyan naman, mamamatay naman rin eh.
Yun po, until one day po, may nag, sa, yung supervisor po ng wife ko, pinresent ko yung in global. Sabi ko, sige, subukan natin, wala na total, wala na mawawala kung hindi ko pinresentukan. Tumingin po, talaga yung mag, ayun po, ako po yung gusto ko dyan, kung hindi nyo po na, talagang yan, ako po yan, napaka, ano, nag-take po ako ng C 24/7, sinunod ko po yung procedure. One week po, ramdam ko po yung, talagang iba yung tama sa katawan ko. Tapos, tinuloy ko po, natapos ko yung chemotherapy, sinubayan ko po ng C 24/7, hanggang nag-mega dose po ako, 333, hanggang ngayon po, pagpa-check up po, nag-evaluate po ako ulit, lumabas po sa CT scan. Ano na po, nagbago na. Talagang yung... lumabas po sa CT scan, sabi po ng doktor, bro, stable ka na. Sabi ko, talaga daw, o para makasiguro tayo, magpa-bone scan ka pa ulit. Nagpa-bone scan po ako, yung lumabas na po sa result ng bone scan. No evidence, metastasis, bone disease, whole body. Kaya po, thank you po. Ito, yan po yung lumabas. Kaya po, thankful po ako sa AIM Global. Kasi, nung time po noon, talagang akala ko mamamatay na ako. Yun, talagang sabi ko, Lord, thank you po. Kasi, binigay mo po yung instrumento, yung AIM Global. Lubos po ako nagpapasalamat sa BOD, ay Doc Ed, kay Doktora Connie, kay Sir John, kay Sir Francis, at sa grupo ko po, sa MIN, kasi sila po yung gumabay po sa akin. Kasi po, talaga wala na akong pag-asa sa pamilya ko. And, siyempre po, sa may buong may kapal, talagang Almighty God, sabi ko, kasi, kumbaga, hopeless na ako, pero di po ako bumitaw sa paniniwala. Sabi ko, balang araw darating ko yung may bibigay sa akin ang pag-asa. Yun po. Siguro po, masasabi ko na lang po sa pinagdaanan ko, naway makatulong po sa mga katulad ko po dati na cancer patient na nawawala ng pag-asa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Lumaban po kayo kung para sa pamilya nyo, para sa mga taong nagmamahal na nandiyan lang sa paligid. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Wow. Thank you. Jomen, yeah. Just to summarize, and for the sake of our foreign guests, he suffered from Ewing sarcoma, otherwise known as bone cancer, stage 2. And then he went on to have chemotherapy for 9 sessions. Unfortunately, it did stop his cancer and it progressed actually to stage 4. And before it progressed to stage 4, he had to have this surgery. They have his arms removed, and so he progressed to stage 4. And then on the 9th session of his chemotherapy, he was able to meet someone from AIM Global, and he took this product C24/7 mega dosage, and lo and behold, he was cleared from cancer. So can you imagine? Are you proud of our products?